Ang Chino Wheels ay isa sa mga high school team noong 2016 na talaga namang dinomina ang buong nation. Yun nga ay nung nakagawa sila ng record na 35-0. At sa starting five nila noong nagawa nila yung record na yan, ay tatlo na ang official na nakapasok sa NBA. Una ay si Lonzo Ball, sumunod si LaMelo Ball, tapos kahit na hindi pa tayo nakakasigurado kung makakasama nga ba sa final lineup ng Detroit si LiAngelo, pero at least konektado pa rin naman siya sa NBA. At ang huli ay itong freshman starting center nila noon na si Onyeka Okongwu. Gaano nga ba siya kahusay maglaro at malaki nga ba ang maitutulong niya para sa bagong roster ngayon ng Atlanta Hawks? Tara't pag-usapan nga natin yan. Onyeka Okongwu, isa nga din tong produkto mula sa Chino Hills, school kung saan din naglaro ang tatlong Ball Brothers. Yung taon na nagawa nila yung nakakabaliw na perfect record nila ay freshman pa lang si Okongwu. Katulad niya itong si LaMelo Ball na first year lang din nung taon na yan. Well, sa kanyang unang taon sa Chino Hills, hindi naman masama yung naging average niya. Meron siyang 7.9 points, 7.2 rebounds at 3.1 blocks per game. Bakit ko nasabing hindi na masama yan? Bukod sa sentro talaga nung taon na yan ay si Lonzo, ay halos lilimang players lang din naman ang ginagamit ng Chino Hills noon. Kaya yung magkaroon ka ng playing time sa team na yan, sobrang hirap ng kunin. Pero isa nga tong si Okongwu sa pinalad na nagkaroon ng playing time sa Chino Hills. Sabi ng iba, binuwat lang naman daw siya na magkakapatid na Ball. Pero sa kanyang senior year, grabe yung nilaro niya para sa Chino Hills. Wala nang Ball Brothers nung taon na yan, pero nakapag-average siya ng 27 points, 11 rebounds, 4 assists at 4 blocks per game. Pinangunahan niya din ang Chino Hills bilang runner-up sa isang Division 1 tournament at dalawang magkakasunod na state titles. So sa kanyang huling taon sa school na yan, nagpapatunay na may talento naman talaga etong si Okongwu. Dito, pinangalanan siya bilang back-to-back California Mr. Basketball at All-USA California First Team. Isa din yan sa naging dahilan kung bakit patuloy na umangat yung kanyang draft stock. Dahil pagkatapos niya ng high school, nirate na siya bilang 5-star ng ESPN at Rivals. Pagdating naman sa kanyang college career, naglaro siya para sa USC. Nakatanggap din naman siya ng offer mula sa UCLA at Arizona State. Sa nag-iisang season niya para sa USC, nakapag-average siya ng 16.2 points, 8.6 rebounds at 2.7 blocks per game. Ang kinaganda sa kanya ay parehas malakas to sa labas at loob. May disente kasi tong perimeter jumper at malakas din to inside the paint. At syempre bilang 6'9 power forward, magaling din siyang defender. At dahil sa kanyang bilis, kaya niya ding bumantay ng kahit anong pwesto. Kaya naman, naikukumpara din siya sa laruan ng isang Bam Adebayo at Tristan Thompson na mas maganda ang offensive skills. So sa pagkuha ng Atlanta Hawks bilang 6th overall pick sa kanya, magiging maganda nga ba ang lagay niya sa team na yan? Well, nung tinignan ko yung current lineup nila ngayon, sa tingin ko naman ay pasok na pasok pa rin naman itong si Okongwu. Magiging kapalitan niya sa pwesto si Danilo Gallinari na bagong lipat lang din sa team na yan, at John Collins na maganda ang naging average last season. Isa din kasi itong Atlanta sa nagpalakas ng lineup ngayon. Ang dami din nilang nakuwang mga veteranong players. Dalawa na nga dyan ay itong sila Rondo at Bogdan Bogdanovic. Matuturuan maigi ni Rondo itong si Okongwu lalo na sa mga pick and roll plays. Well, sana! Sana mabigyan siya ng decenting playing time para naman hindi masayang yung talent na meron siya. Dahil sa tingin ko, kaya nitong mag-average ng at least 10 points a game. Hindi na masama yon para sa lineup na punong-puno ng power forward sa team. Sana magawan ng paraan, malay mo, siya pa pala yung unang makakapagpakitang gilas sa noong starting five ng Chino Hills. Malay natin, di ba? Well, kayo mga bro, anong masasabi nyo kay Onyeka Okongwu? Maganda kaya ang magiging first season niya sa NBA? Well, magkomento lang ng sarili nyong opinion sa ibaba at pag-uusapan natin yan. So huwag kalimutan na i-follow ang ating Facebook page at syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa panonood mga bro. Peace, bro.